Okay, so mga paps, kahit tayo nga po yung narito ngayon sa Nia Road, no? At gusto ko nga lang po ibahagi sa inyo yung mga nagagawa na nga po dito para sa expansion niya. And in preparation na nga rin po ito para sa ating IMUS Bus 9, no? Or yung Bus Rapid Transit System, no? Well, ang dami na nga pong nailatag dito ng mga kalsada, no? Yung nasa kaliwa natin, kung makapansin ninyo, ay planchado na nga po siya. May harang pa nga lang po siya, mga paps, no? May mga kaunti, no? As in kaunting right-of-way issue na kinakaharap ito. Pero I guess madali na lang ito eh. Kasi mga yung mga semento lang o yung mga pader lang ng entrada ng subdivision, karamihan, ano. So yun nga po yung hindi pa na papatagan ng proper alignment. And napapansin ko nga po dito everyday, nadaan kasi ako dito everyday, mga paps eh, is dire-diretso nga po yung kanilang pagbuhos ng semento, no? Pag latag and pag ano, pag bungkal ng mga nasa gilid pa, no, para latagan nga po ng bagong semento. So mabilis nga po yung galawan, in short, no. Mabilis yung galawan dito sa Nia Road. Halimbawa na lang itong entry ng Legion, no. Kita niyo naman meron nang naka latag na semento diyan, ayo. Ganun din sa may ACM doon banda sa harapan, yung entrada ng subdivision niya. Yun nga po, no, yung tulad ng sabi ko palagi, yung nagiging problema niya lang is yung entrance ng subdivision, yung bakod nila. Pero unti-unti naman po isa na kukuha na nga po yung right of way nitong Nia Road, no. Ito sa harapan natin, ito bagong butas na naman to, and definitely siguro by next week eh madadaanan na rin yan. So mabilis yung mga nagtatrabaho dito, no. And ito nga po, Nia Road is designed siya for parang 2x2 lane to eh, kung di ko nagkakamali. Eh, yung sa kaliwa natin, bagong latag lang din yan, mga paps. Yun lang ang problema lang talaga is itong mga poste, no. But I'm sure naman, tulad doon sa IMUS Boulevard, eh maitatabi rin yung mga poste na yan. Ito yung sa right side natin banda, mga paps. May mga damo-damo pa. Kasama pa yan sa right of way eh. And may mga tindahan nga na nakatayo dyan, and definitely tatamaan nga po yan once na i-align na nga po yan, or i-align na nga po itong kalsada, no. So kita nyo naman po, lawak na, di ba? And then yung sa harapan, yung ECM, yung entry nga po ng subdivision is nakuha na, kita nyo po. Ayan. So natapyasan. Ito alignment niya pa ito, yung padiretso dun. So may mga tatamaan pa nga na establishments yung sa harapan natin. Yung kanyang parking area, no. Ito rin yung sa harapan natin na ito. Tatamaan din yan. Hanggang makatawid nga po dyan sa bagong bukas na SM, no? Yan. So maraming nag-anticipate niya na magiging traffic dito sa area ng SM, eh, no? Pero hindi po nagka-traffic dito sa itong area lang ng SM, ah, yung entry-exit niya. Pero yung traffic sa harapan natin, cause po yan ng intersection dyan sa medisyon, ano? O kalsadang bago na nga po yan. Bale, ang proper way po dito, once na mabuo na ito, mga paps, kung saan tayo nakatayo ngayon, ito na po yung opposite lane, no? Kasi itong sa kaliwa banda, parang hindi naman papadaanan yan bilang main route eh. Dito magsasadubong eh, oh. Yung paliko dito papuntang SM.
Ito yung may fence dyan sa harap. Isa pa yung matagal ng problema, hindi pa rin ma-acquire yung right of way niya eh. Pero yung pagtawid nga po natin dito sa may medisyon, yung bahagya po ng yung may malaking puno na mangga na yun, isa nalatagan na nga po yun ng semento. Ito lang talaga yung nasa kaliwang banda natin. Mukhang may bakod pa eh. Yan, yung sa kaliwa mga paps, may bagong latag ng semento dyan kung nakikita na nga po ninyo. Sana no, sana ma-acquire na rin yung right of way pagtawid dun sa kabilang side papuntang SM para hindi na nagkakaroon ng bottleneck dito. And siguro isa sa mga suggestion ko mga paps, para nga po hindi pa mas lalong lumala yung traffic, kasi nagkakaroon talaga ng ripple effect eh if ever na merong mga sumisingit yung mga pabound dun sa pinanggalingan natin, pabound sa SM, yan yung nasa harapan natin no. Sana luminyo na lang ng isa or dalawa na lane na sa ganun hindi na magkaroon ng clog pagdating dun sa intersection. Ang nangyayari kasi marami pa rin pong gumagamit ng patay na linya na eh sa far left no. So mga dalawang linya pa nga po yun na pwedeng occupy, on which pag inoccupy yun, pero pagdating mo naman patawid ka ng intersection ay kakain ka naman po ng linya dun sa kaliwang banda mo no. So nagkakaroon nga po siya ng bottleneck effect, kaya mas lalo nagka-traffic. Para sa akin, hayaan na humaba yung volume ng sasakyan palabas dito sa tukwahan no, kaysa naman magkaroon dun ng bottleneck, which for me is mas matagal yung pag-aantay. Lagyan sana ng mga barriers no, para nang sa ganun wala nang pumasok dun sa patay na linya, not unless kailangan mo yung services dun ng gas station tsaka ng car wash. Yan, so andito na nga po tayo sa tukwahan ngayon no? At panilim na nga mga paps. So ganito po ang magiging itsura ng Nia Road. So from Karsadang Bago or dyan sa border marker ng Imus no, palabas ng Nia Road ay ganito po ang magiging itsura. So malapad siya mga paps. Nakita niyo po yung motor kanina no. Sana dahan-dahan lang no, wag natin gawing na banking-banking tong kalsada dito, kasi maraming mga natambay dito. Kung may madisgrasya, mahirap na. Hinay-hinay lang mga paps. Nagbe-banking-banking pa si kuya eh. Kala niya siguro nasa ano siya no, anong pangalan ng ano, Marilaki no. Marami rin doon nandidisgrasya eh. But anyways, ganda ng kulay ng araw, ng langit. And mukhang effective na nga po yung one lane closure dyan sa may Zeus no, para nga po sa ginagawang Cavitex Calax Link. Bukas pa rin naman siya mga paps, yun nga na magkakaroon ng one lane na i-close, pero pwede pa rin po ma-access yung patawid from kunwari galing ka sa Manila Cavite, tatawid ka ng Tirona Highway to Zeus, pwede pa rin naman po. Pwede rin na kung kayo papunta ng Noveleta or Cavite City, syempre doon ang labas nyo sa isang exit ng Calax no, Maralas.
gagawan po natin ng separate update tong mangyayari na construction dito. Check natin kung ano magiging impact niya sa traffic, no? Yung one lane closure na sinasabi nila. Ito, maliit na intersection na to, pero nagbi-build up din ang traffic dito. So, inabot na nga talaga tayo ng gabi, ano? Hindi na tayo makapag-update ng Calax dyan sa, or Cavitex Calax link. Hindi na tayo makapagpalipad ng drone, eh. Bigaya lang naman dito mga paps, para sa ikakaginhawa natin lahat. Okay, so mga paps, pinakita ko nga po sa inyo yung update natin sa Nia Road. So mga ilang kembot pa nga mga paps, for sure makagamit na yung ibang lanes doon na bagong gawa, no? And then we'll see in the future kung paano magiging sistema pag na-activate na nga po yung BRT system natin dito sa Cavite or sa Imus. So maraming salamat po mga paps.